بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ang papuri at pasasalamat ay ugo lamang kay Allah na ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay kanyang pagkalob sa kanyang huling sugo at alipin na si Muhammad SAW sa sampo ng kanyang mga pamilya kasamahan at sa lahat ng mga tao nagpapatuloy ng kanilang mabuting gawa hanggang sa huling araw. Ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid ay ang hadith ni Abdullah bin Umar na pinamagatan bayanu sunan ar-ratiba at tabi'a lil faraid, ang pagpapaliwanag sa mga sunna ar-ratiba, ang tawag dito ratiba at tabi'a, na ito ay kasunod ng mga obligasyong sala. Ibig sabihin, ang may mga o nakaugnay sa mga obligasyong sala, ang mga sala na wajib mga kapatid, ito ay may mga ratiba, ibig sabihin mga sunna na kaugnay dito, ibig sabihin na yung special na sunna para sa sala na ito. Sapagkat ang sala na sunna ay napakarami, di ba? Ano yung mga halimbawa ng sala na sunna na hindi ratiba? Salatul duha. Di ba? Ilang bilang ng salatul duha ang bilang niya? Ayon sa ano sa ibang mga muhaddith at sa mga fuqaha, sinabi lang ang pinakamadami niya 8. No, gawa ka ng 2, 4, 6, 8. At marami pang sunan na banggit. Yung salatul witir, may ikhtilap dun. Sabi ng ibang ulama, wajib. Pero, ano siya, sunna. Tapos sa ibang sunna naman, yung 4 raka bago mag asar. Hindi siya kasama sa ratiba, natatalakayin natin ngayon. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, sino man yung pangalagaan niya yung 4 raka bago mag asar, siya ay, ano, makapasok sa paraiso. Kumbaga, ipagkakait sa kanyang impyerno. Subhanallah. Kung pangalagaan mo yun. Ngayon, ang tatalakayin natin dito, Arhamukallah, kung ilang ba ang bilang ng mga sunna pagkatapos o bago maisagawa ang mga obligasyong sala. Yung mga wajib na sala, ito ay may mga sunna na kaakibat dito. May mga kasamang sala, may mga kasamang sunna. Ang nag-ulat ng hadith na ito, natatalakayin natin, ay si Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Naway kalugdan sila ni Allah. Bakit sila? Dahil si Abdullah ay isang sahabi at ang kanyang papa, ang kanyang ama na si Umar ay isang sahabi, kaya naway kalugdan silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Umar na tinutukoy rito, ang pangalawang khalifa, ang Amir al-Mu'minin. Sabi ni Abdullah bin Umar, hafidhtu, ibig sabihin, siya mismo, nasa ulo ko mula kay Propeta Muhammad SAW ang 10 rakaat. 10 bilang na sala, 10 rakaat na ratiba ang tinutukoy rito. Yung sala, yung 10 rakaat na ito na sunna, ito ay kabilang sa na yung ginagawa o ginagawa pagkatapos o bago ang mga sala na obligasyon. Sabi niya, ang unang sinabi niya, raka'ataini qabla adh-dhuhur. 2 raka'a bago mag-dhuhur. Wa raka'ataini ba'daha. At 2 raka'a din pagkatapos ng dhuhur. So, ilan na? 4. Ito yung sinabi niya. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib. Fi baytihi. At 2 raka'a pagkatapos ng maghrib na ginagawa niya saan? Sa kanyang bahay. Wa raka'atay ba'dal isha fi bayti, at 2 raka'a rin pagkatapos ng isha sa kanyang bahay. Wa raka'atay ni qabla subuh, at 2 raka'a bago magsubuh. Ang hadith ay naiulat ni Bukhari at ni Muslim. Ngayon mga kapatid, pupunta tayo sa pagpapaliwanag. Una rito, ang nag-ulat ng hadith sino? Si Abdullah bin Umar. At inshallah mamaya malalaman natin na pagdating sa sunnah na ratiba, yung tinatawag na yung sunnah na ratiba o rawatib, hindi lamang siya nag-ulat. Meron pang iba. Ngunit ang nasa ulo niya ay 10. Paano niya nasa ulo? At saan? Dahil si Abdullah bin Umar ay mayroong kapatid na si
Hafsa binti Umar, si Hafsa siya ay asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi na nagpapaliwanag dito, Sheikh Abdullah Al-Fauzan, sabi niya maaari si Abdullah bin Umar, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang ginagawa niya ang mga sala na ito, yung 10 raka'a, siya ay nasa bahay ni Hafsa. Kaya sinabi rito, isa sa mga sunna, ang isa sa mga kapulutan nating aral dito sa hadith na ito, ang mga sunna, lalo na yung Maghrib at Isha, ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito saan? Sa kanyang bahay. Sa kanyang bahay. At hindi sinabi sa hadith na ito yung zuhur, bago mag-zuhur, at after zuhur na dalawa sa bahay. Hindi sinambit sa hadith na ito. Maaaring ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa masjid. Ngunit, mayroong ibang hadith naman na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Sallu ayyuhan nas, kayo ay magsala ng mga tao sa inyong tahanan. Fa inna afdala salatil mar'i fi baytihi ila al-maktuba, sapagkat ang pinakamainam na sala, ibig sabihin ang pinakamainam na sala na sunna, tinutukoy niya sunna ay sa ating bahay, maliban lamang sa mga wajib. At ang wajib sa ginagawa ang sala na ito, yung limang sala sa masjid. At ang sunna ang pinakamainam sa ginagawa, mga kapatid, sa ating tahanan." Kabilang sa mga aral na kapupulutan natin dito, mga kapatid, ang pagsasala ng 10 raka'a, ito ay mainam na gawain. Ito ay pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa ibang hadith naman, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mula sa hadith ni Ummu Habiba, at gayon din ni Aisha radiyallahu anha, dito na tayo, tatalakayin natin ito. Si Aisha radiyallahu anha at si Ummu Habiba, nagulat sila na ang rawatib, yung bilang ng rawatib na sala sa mga na ginagawa pagkatapos o bago ang mga obligadong sala, ang bilang niya ay 12 raka'a. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, sino man ang magsala sa araw at gabi nung tinito ko rito na yung mga sunnah ng rawatib ng 12 raka'a, gagawan siya ng tahanan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Subhanallah. Ibig sabihin, kapag magsasala ka ng 12 raka'a sa araw at gabi, ito na yung sunnah na tinatawag, yung rawatib. Ang bilang nito, bago mag-fajar, 2. Katulad ng sadis na ito, sinangayunan. Ngunit, may dagdag, bago mag-zuhur, 4. Sa hadith na tinalakay natin dito, yung binasa natin, 2 lamang, di ba? At after zuhur, 2. At after maghrib, 2. After isha, 2. Ilan lahat? 12 raka'a. Sino man ang maisagawa niya ang 12 raka'a sa araw at gabi na sunna, siya ay makapasok sa paraiso. Kabilang rin sa mga kainaman ng taong nagsasagawa ng rawatib, mga kapatid, mapapangalagaan niya ang sala ng 5 beses sa isang araw. Dahil kung ang tao ay haris, ibig sabihin matyaga sa sunna, mas higit siyang matyaga sa mga wajib na sala. At hindi lamang yun, kapag matyaga siya sa sunna na ito, hindi siya nalilate sa sala. Bakit? Kasi nasa oras siya, inaabangan niya ang reward ng sala ng 2 raka'a bago mag-fajar. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'at al-fajr, yung 2 raka'a na fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, pinakamainam sa mundong ito at sa niloloob niya. Ibig sabihin, mas mainam pa sa mundo na ito at sa niloloob niya. Isipin natin, mga kapatid, ang yaman sa mundo, yung ganda ng mundo, di ba, napakaganda ng mundo? Kung pupunta ka sa mga magagandang tanawin, mabibilib ka. Tapos yung mga yaman nito, yung ginto at pilak sa ilalim ng lupa na makukuha, mabibilib ka. Yung yaman ng mundo, noong araw, isipin mo, noong araw pa, panahon pa ni Adam, panahon pa ni Propeta Sulaiman, Propeta Dawud, yung mga kayamanan noong araw, yung mga palasyo nila, hanggang ngayon, at hanggang sa magunaw ang mundo, yung 2 raka'a ang fajar lamang na iyong ginawa, mas mainam pa ron. Subhanallah. Napakalaking gatipala, kaya hindi ito iniiwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sunan na hindi niya iniiwan, na siya ay nasa hadar, ibig sabihin nasa hindi siya naglakbay, siya ay nasa kanyang lugar sa Madina, hindi niya iniiwan ang salatul fajar, yung 2 raka'a na sunna, at hindi niya rin iniiwan yung witir.
Kaya sinasabi ng ibang ulama, ito ay sunnah muakkada. Yung ibig sabihin, malapit na siya sa wajib. Dahil ang kahulugan ng sunnah muakkada, mga kapatid, yung mga gawain na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagpapatuloy niya itong gawin. Mawadhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yung pinapanatili mir, no? Yung pinagpapatuloy niyang gawin. Siya man ay naglakbay o hindi, lagi niyang ginagawa, yun ay sunnah muakkada. At mga kapatid, ang tanong, paano pag yaumul jumu'ah? No? Isa sa mga issue natin dito. Paano kapag salatul jumu'ah? Paano yung ratiba niya? May ratiba ba ito? May sunnah ratiba ba ang salatul fajar? O wala? Ang al-ma'adira, afwan. Ang salatul jumu'ah. Ang totoo, ang salatul jumu'ah, ito ay may sunnah siya na ratiba kasama sa sampo pagkatapos nito. Ibig sabihin, papasok siya dito. At saan ito ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa kanyang bahay. Ginagawa niya ito sa kanyang bahay. Ngayon mga kapatid, si Aisha radiyallahu anha, bakit niya sinabi na 12 raka'a? Dahil si Aisha, na ito ay nasa ulo niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang araw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanatili kay Aisha? 2 araw. Mula nung binigay ni Sauda, si Sauda, isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang binigay niya ang kanyang araw kay Aisha na lamang. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sandaling iyon, parang meron siyang layunin na hiwalayan si Sauda. Ngayon, si Sauda ayaw niyang makipaghiwalay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil gusto niya makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mundo at gayon din sa kabilang buhay. Bakit? Dahil kapag kasama mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso, ibig sabihin saan ka mapupunta? Sa pinakamataas na tas na paraiso, Firdaus. Kaya si Sauda, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Rasulullah, no? Ang araw ko hindi ko na wag ka nang pumunta sa akin, wag ka nang manatili." Kumbaga, ibinigay niya yung araw niya na dapat sa kanya kay Aisha radiyallahu anha. Kaya si Aisha radiyallahu anha, meron siyang 2 araw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung ibang araw na isang araw, halimbawa kay Hafsa, no, kay Safiya, yung sa ibang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tigi isang araw. At kay Aisha, ilan? 2. Kung kaya si Aisha radiyallahu anha, naiulat niya at nasa ulo niya na ang sunnah na rawatib pagkatapos at bago ang mga obligasyong sala ay ilang raka'a? 12 raka'a. Gayun din ang naiulat ni Ummu Habiba. Sinabi niya na ang sunan ratiba ay 12 raka'a. Kaya, isa sa mga kapupulutan nating aral dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan ginagawa niya yung sunan na ratiba ilan? 10. At minsan, 12. Kaya mainam din na ganito yung gagawin natin minsan. 12 raka'a minsan at minsan 10 raka'a. Kung gagawin mo yung 2 na yun, parehas kang may mabuti, marami kang ano, fi khair kathir. Maraming kabutihan na makukuha inshallah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, tatalakay din natin dito, gaano kahaba o katagal ang sunnah na ating binabasa sa ating mga sala. Sa Salatul Fajar, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadith, ang kanyang binabasa sa Salatul Fajar na sunnah, yusalli raka'atain khafifatain. Yung magaang na sala lamang, ibig sabihin hindi matagal na sala. Ang sura na binabasa niya sa Salatul Fajar, Ayatul Kursi. Ayatul Kursi? Bro? Masyaallah. Alam mo, say, Suratul Ikhlas, una Suratul Kafirun sa 1 raka, pangalawa Suratul Ikhlas. Kaya sabi ng mga ulama, mga kapatid, kapag ang niyat mo ay pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ang isang tao ang basahin niya pa Suratul Baqara o kaya mahabang sura, halimbawa hindi Baqara kasi mawawala yung Suratul Fajr kapag Suratul Baqara binasa niya, mahaba yun. Kapag babasahin niya halimbawa na lamang Suratul Qamar o kaya Suratul Rahman, mahaba yun, no, mga 3 page.
babasahin niya sa isang raka'a, mas malaki pa rin reward na makukuha yung binasa niya yung maikling sura, yung Suratul Kafirun at Suratul Ikhlas. Bakit? Dahil sumunod siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayun din halimbawa sa udhiya. Ano yung pinakamainam na udhiya? Katay, yung alay sa araw ng Hajj. Baka ba, kambing o tupa? O kambing. Ano yung mas malaki? Camel, di ba? Mas mahal pa. Pangalawa, baka. Tapos tupa. Ngayon, ano yung mas mainam dun, nakatayin? Mas mainam ba yung baka? Kasi mas malaki siya. O camel, mas malaki siya, mas mahal. Mas mainam pa rin yung tupa. Kasi yun yung kinatay ni Propeta Muhammad SAW. Ngunit, kapag nagkatay ka ng baka o kaya kamelyo, may reward ka makukuha dun. Kaya ganun din dito mga kapatid. Kapag ang niyet mo ay sunna, pagsunod kay Propeta Muhammad SAW, ikaw ay makukuha ng malaking gatimpala. Mas malaki pa kaysa nagbasa ng mahabang sura tulad ng sinabi natin. At dito na tayo mga kapatid sa mga aral na makukuha natin. At bago yun, bago tayo tatalakay dun, kabilang sa mga aral na makukuha rin natin dito, ang ating tahanan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsasala siya ng mga sunna sa kanyang tahanan at hindi niya ito iniiwan. Katulad din sinabi natin kanina, ang pinakamainam na sala ay sa bahay, maliban lamang sa mga wajib. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura." Gumawa kayo ng magbigay kayo ng ilang bahagi na sala. Ibig sabihin, magsala kayo sa inyong mga tahanan. Magbigay kayo ng mga sala, gumawa kayo ng mga oras na kayo ay nagsasala sa inyong tahanan ng mga sunnah. At huwag niyo itong gagawin na parang libingan. Bakit? Dahil sa libingan, hindi tayo pwede magsala. Hindi tayo pwede magsala sa mga libingan, sa mga puntod. Kaya mga kapatid, ang sino mang tao na hindi nagsasala sa kanyang tahanan ng mga sunnah, ang kanyang bahay ay parang libingan. Ngayon mga kapatid, kabilang sa mga malalaking aral na kapupulutan natin dito, ang kaibtan ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at mas malayo sa riya, sa pakitang tao at mas malapit sa ikhlas ang pagsasara ng mga sunna sa bahay. Bakit? Dahil kapag sa masjid tayo nagsusunna, minsan may tao na nakikita sa atin, sasabihin, o kaya gusto natin puriin tayo, nagsasara tayo ng sunna ratiba, mashallah yung brother, sala ng ano, ng 12 raka sa masjid o 10 raka na sunna. No, tuwang parang yung puso na tayo, yung riya, baka pumunta yung riya sa atin. Kaya, ang sunna, mas malapit siya saan? Kapag ginagawa siya sa bahay, mas malapit siya sa ikhlas, inshallah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang nagsasara ng sunna sa kanyang tahanan, ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sa kanya kapag ginagawa niya ito sa kanyang tahanan at ang demonyo ay nalalayo sa kanyang tahanan kapag ginagawa niya ang mga sunna na yun. At gayon din, ma-disiplina ito sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga kamag-anak. Dito ay pag-uturo din sa kanila na tayo nagsasala sa ating mga tahanan. Kumbaga, tayo ay magiging mabuting huwaran din sa kanila. At sino mang tao nagsasala ng sunna sa kanyang tahanan, inalayo niya ang kanyang bahay mula sa paghalimbawa na ito ay parang libingan. At kabilang rin sa mga aral nating kapupulutan, ang sino man ang magsasala ng sunna na ito, yung mga rawatib sa kanyang tahanan, siya ay sumunod at ginawa niyang huwaran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.